Pinapataan na libreng sakay ng pamahalaan ang unang araw ng tigil pasada ng grupong piston. Nanindigan naman ang Department of Transportation na hindi na palalawigin pa ang consolidation lalo't ilang beses na itong na-extend. Si Karen Villanda sa sentro ng balita. Sa unang araw ng tigil pasada ng grupong piston, ilang mga pasahero ang naghintay ng masasakyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ilan sa kanila ay hindi na iwasang madismaya sa ikinasang tigil pasada ng transport group. Pulit na lang. Doon pa lang po sa amin, wala din akong masakyan sa amin. San matayo pa po ako? Sa harap naman ang kakulangan ng jeep, malaking tulong para sa mga pasahero ang ipinakalat naman na libreng sakay ng mga LGU. Okay lang sila ngayon sa nagko-commute tulad namin. Mas mabuti yun sa kanila. Siyempre nakakatulong po sa amin pag papunta sa school, ganun. Kasi mahirap po as a student na walang mode of transportation. So okay din po yung ginawang libreng sakay. Katulad nung na-experience namin dati na wala talagang masakyan at naglalakad lang. So sobrang laking tulong po ng libreng sakay sa student. Aminado naman ang Department of Transportation na may ilang ruta ang naapektuhan pero natugunan naman ang libreng sakay. Napansin natin na merong ilang mga lugar kung saan na kinailangan natin na mag-deploy ng mga libreng sakay galing sa mga local government units. At itong ginawa natin ngayon, ito rin yung ginawa nating pamamaraan para paghandaan yung mga transport strikes earlier this year. So far naman, merong ilang naapektuhan. Ngunit tayo naman ay nakakapag-responde ng dagdag ng mga sasakyan. Ayon sa Interagency Task Force na pinangungunahan ng MMDA, higit 600 rescue vehicles ang inihanda para sa mga pasaherong maapektuhan ng tigil pasada. 36 ang nagamit para serbisyohan ang mga pasahero sa Divisoria, Cubao, Quiapo, Pasig at Manila, Burgos, Makati. Nanindigan naman ang DOTR na tuloy na ang December 31 na deadline para sa consolidation dahil 6 beses na itong na-extend simula noong June 2020. Ang mga hindi magko-consolidate ay hindi mapapalawig ang prangkisa at ituturing ng kolorum sa susunod na taon. Para naman maiwasan na magkulang ang pampublikong transportasyon sa 2024, palalawigin ang ruta ng mga consolidated na unit para masakop ang ruta ng mga kulang sa pampublikong transportasyon. Maaari po na kung meron po talagang mga ruta, meron pong mga corridor kung saan kukulangin ang supply ng transportation, ay maaari po na ang LTFRB ay mag-issue ng special permits para po serbisyuhan yung mga ruta na yan ng mga consolidated operators. Sa datos ng DOTR, umaabot na sa 70% ang mga consolidated units sa lahat ng pampublikong transportasyon sa bansa. Maiwasan rin ang mga operator na mawala ng prangkisa sa 2024 kung magkoconsolidate na ngayong taon. Bukas ang tanggapan ng LTFRB hanggang December 31 para tumanggap ng aplikasyon sa consolidation. Karen Villanda para sa Bayan.